Sa inyo pong lahat ang aking taga-subaybay. Walang kinalaman ng YouTube, walang kinalaman ng Facebook, at lahat ng makikinig nyo ay puro lamang katang-isip at guni-guni ng aking mga kasama. Ibig sabihin, ang gusto lang namin, mag-enjoy kayo. Again, sa inyo pong lahat, welcome, welcome sa ating Usapang Parlor na kung saan tayo ay magkakaroon ng usapang sabi ng sabi. At ngayon, ipapakilala ko na sa inyo aking mga kachika, kaola, at kung ano-ano pa. Ang akin sa kanan, walang iba kundi si EF, Asyik, Echoserang Brock, di ba? Sa kaliwa ko naman ay si CP. Ano ba ibig sabihin ng CP? Chika Dora. Malaka. Diba? At yun sa dulo ay walang iba kundi si BK. Binibini Coca. At ako inyong Madam Charbanes. Diba? Wow! Ang pag-uusapan natin sa sabi-sabi-sabi, nonology. Anong ibig sabihin ng mga nonal na datagpa sa ating ulo, katawan at buong-buo na ating pagkatao? Kasama ko na ngayon aking mga chikatora at Tuesday. Ano naman pagka sa ulo ang nonal? Actually, ma, kapag ang nonal ay nakita mo talaga sa ulo, it's either na matalino ka or bobo ka. Depende kasi sa laki. Bakit bobo? Depende kasi sa laki ng nonal mo. Kung napakalaki ng nonal mo, matalino ka. Hindi, wala na, natakpan na yung utak mo. Kaya bobo ka na. Ganon! Pero pag maliit? Pag maliit, at least hindi natakpan ang utak hindi mo. Hindi nonal yun. Magiging matalino. Ano? Warts talaga? Katanggal mo na baka-cancer. Hindi. Kasi kapag may nonal ka talaga sa ulo, talagang isip talaga ng mga magulang, matatalino yung mga anak nila. Talagang sinasabi nila na kapag may nonal ang anak ko, ay, matalino to pa nag-aaral. Ayun pala yung anak niya, isang malaking nonal na tinubuan ng mukha. Ganun na ganun. Wala pala yung kaibigan ko may nonal sa ulo. Labi niyang inuungkot yung ulo niya sa simento. Sabi talaga? Bakit? Ano daw pala pag may nunal sa ulo, mahilig nunutok sa ulo para maging bilog din yung nunal. Hindi nunal yung pasayo. Pasayo pala yun. Malaking pasayo ang gusto hindi niya mangyari. Hindi pala, bukol pala ang gusto niya. Correct. Hindi pala ang ibig sabihin ng nunal sa ulo. Bukol. Akala ko matalino pala talaga, hindi pala binubugbog pala yung ulo. Oh, ano ba yan? EF, ano ang tingin mo dyan? Ang nunal sa ulo. Madagdig ng mga buhay ha, huwag sa madagdig ng mga patay. Oy, si Einstein patay na wala namang nunal yun. Ah, wala. Correct. Matalino yun, walang nunal, di ba? O, patay na yun. O, ano na sabihin naman taga Cubao? Sa mga nunal na yan. Ay, hindi. Sabi pag nga meron ka nunal sa ano, chismosa. Pero hindi rin. Hindi. Nasa dila ang chismosa, hindi dito. Hindi, ang alam ko. Kasi Lord, hindi man chismosa. Hindi, ang alam ko, pag may nunal ka dito talaga sa malaksa, malapit sa bibig mo, ang ibig sabihin yan, makati ang dila mo. Talaga ba? Oh, ganun. Oh, hala, para sa akin, mga ka-YouTuber, pag ano na nyo ay nasa kaliwang portion, ibig sabihin ako, you're very emotional at madaling madala sa kalungkutan. Pero pag nasa kanan, nasabi nila, mental faculty mo daw ay masyadong matalas. O oh, ngayon, nasa kaliwa, emotional. Ano masasabi mo doon? May kilya ka sa kaliwa. At ano yun? May kilya ka sa kanan, hindi ba? Eh, dapat gitna ko. Tamo ko sa akin gitna. Ganon? Diretso yan. Kasi yun o ate. Okay, ang nunal ko, sabi ko, eto, may nunal ako sa kabilang, ano, sa kabilang kilay ko sa mata. Oh. So marami ko nakikita mga bagay na hindi mo nakikita. Gaya na. Gaya ng mga, ayan, nakikita mo kayo sa harapan mo. Nakapantalong pa. Ay, nakapantalong pa yan, oo. Kita mo na. Nakikita mo na. Yun ang kagandahan na meron kang mata sa taas. Ay, meron kang nunal sa taas ng mata mo. Nakikita mo ang isang bagay na gusto mong makita at hindi mo siya nakikita. Correct! Nababakas ng mata mo, di ba? O naamoy mo lang? Hindi, nababakas talaga. Yun ang kagandahan ng nunal sa may mata. Oh, buti na lang pala ko. Walang nunal sa kaliwa. Wala akong nakikita. Buti na lang nunal ko sa kanan talaga. Hindi mo siya makang virgin? Ay, saka hindi ang nunal mo kasi diba? Sa ano yan, nunag yan ang bulag. Parang bulag talaga. Wala ka nakikita. Wala talaga, wala akong nakikita. Kaya ganyan. Oh, so, dapat
inipat mo yung nunay mo. Inipat pa. Ano? Hydro-pencil lang yan, Gaga. Diyos, oo. O, ayan, mga ka-YouTuber, mga ka-Facebook, at marami tayong pag-uusapan pa. At ang susunod naman ay, eto na. Kilay, ano, nonal sa pisngi. Ay, meron ba ako? Ang sabi nila, pag may nonal ka daw dito, sisikat ka ng sisikat. Ay, oo naman. Parang ko si Nora, ang correct. Yun nga lang, ma, kapag may nonal ka daw dito sa may pisngi, tuluan ng luha yan. Pisngi, hindi sa mata. O, inilipat mo. Ay, ilipat pa. Oo, tanong din naman yun, ano ka ba? Tapos, ayun, sisikat ka nga, pero magiging malungkot ka naman. Wow. Kaya, kung meron kayo nunal dito sa may pisngi, huwag mo ilipat dito, ilipat mo sa likod. Bakit sa likod? Para mas maganda, kasi hindi nila makikita may lumuluha habang likod. Sabi talaga! Ay, ay, masasabi mo dyan? Sisikat mo pag nasa pisngi. Kasi kitang-kita eh. Oo. Pang superstar. Nora naging isang superstar talaga. Tsaka isa lang ang meron nunal talaga. Si Nora lang talaga ang namumukatangin na bigyan ng correct. Patingan mo naman, ito mga ka-YouTuber. Para kung mga nunal dyan sa hingahan ng ilong, anong ibig sabihin kagaya ni Lorna Tolentino? Ay! Ngayon pa rin si Mr. Rita Gomez. Anong ibig sabihin? Naku, yun nga lang, medyo nakakalungkot pag meron kang nunal sa may hingahan kasi hindi ka mabubuhayan ng asawa. Bakit? Kasi mababara, lalo pag lumalaki ang mga nunal mo, napasok sa ilong mo, mababara, matitigok ka. Yes, parang gano'n! Parang balik na kami, ata. Gano'n! Nagakansel yun! Ah, nagakansel ba yun? Ang pinag-uusapan natin yung nunal, hindi ka matay. Kasi kami, meron mga buhay. Hindi! Meron may nunal na buhay. Magkala na sila ang atin, girl! Maras ka dahil, ibig sabihin lahat ng nunal patay. Talaga ba? Ma, ang nunal sa hindi, ma. Kasi depende kung sino yung makakanunal. Bakit? Kung bakla ang makakanunal sa bibig. O kakera. O kakera. Ah! Ang babae, chismosa. Ah. Pag may nunal sa bibig, hindi nasisiro? Hindi. Kaya maswerte ang mga may nunal sa bibig. Lalo na mga abading, kopas lang ng kopas siya. Kasi nga dahil sa nunal yun. Wasiro! Wasiro yan! Kaya lahat ng mga abading na may nunal sa bibig, lumabas kayo ng bahay, huwag lang kayo makokopas. Kaya wala may nunal ka sa bibig. Baka pindutin mo na kayo sa pera. Napakaswerte. Alam mo ba ang nunal ko? Letter V yan. Kasi usually, ang mga bakla, ang ano nang nunal, pabishop yan. Kasi di ba, mahilig mag-victory. Kaya po sa... Umasa kayo, lagi kayo naka parang ice cream na yun na yun. Walang wala mo ayaw sa bahay ng victory. Hindi ko alam. Ah? Malalaman pa nila. Oh, Diyos ko. Kasi dapat may sukat ang mga nunal ninyo. Depende rin kasi sa sukat. Kasi itong nunal ko, mula dito hanggang dito, parang victory. Parang hindi naman niya nunal? Victory. Parang ang victory nunal. Hindi ka ba anak na may alam ng victory line eh? Hindi. Alam ko kasi ma, nag-ML ako kasi pag lagi ka, victory, panalo. Oh! Sabi! 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 Diyos ko! Ang pamatay ng lampo! May lampo! Yan na, yung mga lamang sa ulo at pag-usapan natin sa susunod na pagkikita. Mga katawan na lang dito sa Usapang Fire! Wala nang dengue. Ang sabi nila, pag ayaw, lagi may dahilan. Pagka gusto na gagawa, ano pang ginagawa nyo? Subscribe, subscribe, subscribe. Ang magsusubscribe, lalong gaganda. At pag hindi kayo nag-skip ng ad, naku, super, super ganda kayo.